Hi guys, welcome to our channel. Magbibitch po tayo ngayon ng magbibipat ng adenium or kung tawagin ay rose dessert. Okay guys, papakita ko po sa inyo kung paano mix ng soil ng rose dessert or adenium. O, ito na po siya, yung rice hull, 50%. Meron siyang loose soil, merong sand. Kailangan ng rose dessert ang sand. And compost, yung pupo ng baka or kalabaw. At meron ding vermicast. At hinaluan ko din siya ng yung shell ng itlog. Ayun o. Pinong-pino siya. Tapos saka nyo siya i-mix. Mix natin ha. Mix natin. Alam nyo ba kung bakit mas maramdap ang rice hull? Kasi kailangan ng halaman yung madaling madrain yung kanyang water or halimbawa kung tag-ulan. Madaling madrain ang water. Hindi na i-impact ng tubig sa kanilang roots. Kailangan well-drain ang kanilang lupa. Tsaka bago kayo mag-mix ng soil, dapat may ganito kayo ah, gloves, protection sa kamay. Ito na guys ah, na-mix na. Okay guys, ito yung ire-repot natin. Rose dessert. Kailangan natin ilipat kasi tingnan nyo, parang wala nang kabuhay-buhay. Simula nung dumaan yung dalawang pagbibig sa amin sa bukong, yung rose at saka yung isa pa. Ayan o, parang nagtampo sila. Wala na ng dahon, wala nang ganang mamulaklak. Kaya kailangan natin lagyan ng soil na pinaghalong mga compost, vermicast, lifestyle para lumago naman sila o tingnan nyo o parang nagtampo na. Ang ganda-ganda pa naman itong halaman na to. Itong rose dessert, ang bulaklak nito ay parang rose. Ibang klase dun sa local na kalachichi. Ito ay parang rose ang mga bulaklak nila. At saka, iba-ibang kulay nito. May yellow, pink, at saka violet. Meron din yung parang yung stripes. Papakita ko sa inyo pag namulaklak. Super ganda talaga. At saka, dapat ang gagamitin natin paso ay ang maraming butas. Gaya nito para well-drain sila. Kaya madaling gumaba yung tubig sa kanilang paso or sa kanilang puno para hindi ma-stuck yung tubig. Kasi yung rose dessert or adenium, ayaw nila ng moist ang kanilang soil. Ayaw nila na parating basa. Kaya nilalagyan ko sila ng sand. Okay guys, eto na ah. Baloy na. Pinakita ko na sa inyo kanina kung paano mag-mix ng soil ng adenium. Itong malaking rose dessert ang unahin natin. Dati ang puno nito sobrang malago.
ang daming dahon, tsaka ang daming bulaklak. Ngayon, tingnan mo, nagtampo na talaga. Alam niyo guys, itong Rose Desert, kailangan nila din ang sustansya. Ibig sabihin yung protein and nutrient. Kailangan din yung protein. Para lumago at mamulaklak. Okay guys, ito na po. Meron tayong isang nailipat na adenium or rose desert. Kailangan talaga lipatin itong desert rose desert inipat kasi nagtatampo na o. Kinuha na dami. Bulaklak nito dati yung last summer. Ngayon, parang wala. Tanggalan yung mga dahon. Mas hindi na nang bulaklak. Ang ganda pa ng mga bulaklak nito. Okay guys, ito na o. Naka-isa na tayo. And then, pag halimbawa na ilipat na natin desert rose, huwag natin silang didiligan kaagad. Ha? After mga 1 week siguro. Tsaka huwag natin silang paulanan. Importante, importante hindi silang mababasa. Sorry guys, nakalimutan ko pala. Naglalagay pala ako ng itong fertilizer. Itong Osmocote. Tumutulong din ito para lumago at maging malago ang mga halaman. Lagyan natin sila ng Osmocote. Okay guys, ito na. Ito yung bulaklak niya ay pink. Yung bulaklak nila, sinasabi ko pala, parang ang petals nila. Tripod, merong double, merong tripod, ang petals. Kaya magandang tingnan, parang rose garden. Iba naglalagay ng pinis, pero ako hindi na kasi walang pinis eh. Wala akong mabilan. Kaya ito na lang nilagay ko yung shell ng itlog. Tingnan mo, oh. Tingnan nyo guys, oh. Wala nang dahon.
kawawa. Kaya kailangan na nila ng lupa. Masustansyang lupa. Sagana sa nutrient. Ayun guys, meron kayong palachuchi or adenium na halaman. Kapag meron kayong halaman na adenium or palachuchi, ayaw nila na parating basa yung kanilang puno. Ayaw nila na parating tumitidigan. Hindi katulad ng ibang halaman na kapag natuyo, kailangan bibigan ito. Ayaw nila. Bloody ang kulay na ito. Kulay yung bulak-bulak. Kawawa naman talaga kung aking mga adenyo. Magsipaglagas na yung kanilang mga dahon. Sana maglago kayo. Mahal pa ng bili ko nito. Na-order pa ito sa Davao. Sorry guys, may dumaan na tricycle. Patingin ako. Kala ko busita namin. Hindi naman pa. Guys, ngayon pa lang ako dito nakapag-lipat ng kanilang mga lupa kasi nagkaroon na dito ng pag-ipising. Panay naman ulan. Kailangan nyo na pahintuin yung ulan bago natin ilipat ito. Kasi masailan kong alino. Ayaw nang tag-ulan nito eh. Kaya nga pag uwin mo ulan sa amin, dito sa amin, sinisilo ko sila. Ilalagay ko dito sa loob ng ano na aming bahay. Sayang naman kaya pag namatay. Ang mahal-mahal ang hindi nang bibig nyo. Ito naman, yung bulaklak dito is white. Ganda ng bulaklak nito naman. Ang laki-laki ng kanyang petals. Panay ang bulaklak nito dati. Ngayon lang nagtampo kasi panay ang dating ng bagyo dito sa amin. Panay ilang. Ito yung Osmo pot na nilalagay ko. Meron nito sa ano, binili ko ito sa online. Meron din ito sa Shopee or Lazada. Order na lang kami. Nakakatulong ito para maging ano, yung halaman. Fertilizer ito eh.
laging maganda, malago. Ito guys, oh, tingnan mo, ang haba-haba na. Kailangan na nitong i-graph. Kasi itong adenyo, mas maganda pag grafting. Yung puputulin mo dito. Tapos gagraft mo. Kaya lang hindi ko muna gagawin na yun kasi medyo na tagulan pa dito. Ngayon lang uminit kasi tapos lang ang bagubis. Pagkatapos kasi ng bagubis, tumainit na. Mga ilang days, maulan na naman. Naka-ani na paso akong nailipat na adenyo. Meron pa ako doon kasi 10 ito eh na nabili ko. Kung gusto niyo bumili ng ganito, meron sa online. Hanap kayo kasi marami din nagtitinda sa online. Pero medyo mahal. Guys, oh, naka-ani na ako ng nalipat na adenyo. Meron pa akong soybean, no? Siguro kailangan pa rin ilipat yung dalawa. Sandali lang guys, ako ko. Okay guys, ito. Kulay, ano naman to? Yung red na red. Guys, ipapakita ko na lang sa inyo pala. Yung mga bulaklak nito. Ipapakita ko na lang. Okay guys, nailipat ko na po yung aking halaman na adenyo or Rose Desert. Ay, sana guys maging malago at saka mamulaklak. Sana naman kasi maging malaman. Tagyan natin ng mas mukot. Okay guys, eto na po. Tapos ko na mailipat yung aking mga adenium sa kanilang paso at sa aka masustansyang mga lupa na kailangan nila para maging malusog ang kanilang mga ugat. So guys, don't forget to subscribe to my channel, Marge's Life and Kitchen. So, at pakihit po ng notification bell para ma-notify po kayo sa mga susunod ko pang i-upload. So guys, bye! Thanks for watching! Insert natin ito ng unboxing na na-order ko sa Shopee. Biglang dumating kasi yung Ninja Van, kaya isinate na natin. Ito ay tripod. Gagamitin ko sa pag-vlog. Hindi ito sponsor ha. Okay guys, ito ay nabili ko sa halagang 250. So, ilalagay ko sa description box kung saan ko nalibihan. Okay guys. Thank you guys.